Ang iba't ibang anyo ng buwan ay sadyang nakakatuwang pagmasdan. Isa na siguro sa maituturing na magandang epekto ng madalas na pananatili sa bahay ay mas observant tayo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Yung mga dati-rating sobrang busy dahil sa paruot-parito sa trabaho, opisina, eskwelahan at iba pang lugar, dagdag pa ang traffic at madalas nasa loob ng sasakyan, eh ngayon nagkakaroon na ng panahon na tumingala at obserbahan ng kalawakan. Ang buwan ay nakakatuwang pagmasdan. Iba-iba itsura. Minsan bilog na bilog at buong buo. Minsan naman ay kalahati lamang ang nakikita. At minsan parang manipis na guhit na lamang ang nakikita. Hindi ko alam kung alin sa mga itsura ng buwan ang paborito mong pagmasdan. Pero bawat anyo nito ay may kakaibang ganda. Ang mas nakakatuwa pang isipin ay kung papaanong ang iba't ibang itsura ng nakikita ay galing sa iisang buwan na hindi naman talaga nagbabago ang totoong anyo. Hindi naman siya nahahati pag half moon, pero mukhang kalahati dahil hindi natin nakikita yung side na madilim. May mga panahon pa nga na halos di na makita ang buwan dahil sa mga ulap, pero hindi ibig sabihin na wala ito sa kalawakan. Maaaring yun ang tingin natin, pero ang realidad, nandoon lamang ito at hindi nagbabago. Alam mo, madalas ganyan din ang nangyayari sa ugnayan natin sa Diyos. May mga panahong maliwanag na maliwanag ang pagkilos at presensya ng Diyos. At meron din naman parang di natin mabanaag ang presensya ng Diyos. Mahalagang tandaan na mabanaag mo man o hindi, makita mo man o hindi, maramdaman mo man o hindi, ang Diyos ay hindi nagbabago at nananatiling kasama mo sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Ang sabi ng Bible, kahit dumaan ako sa pinakamadilim na libis, hindi ako matatakot dahil kayo ay aking kasama. Ang dala niyong pamalo ang sa akin ang nag-iingat. Ang inyo namang tungkod ang gumagabay at nagpapagaang sa aking kalooban. Maaari pa nga na sa libu-libong pagkilos ng Diyos sa buhay mo, ay iilan lamang ang iyong nakikita at napapasalamatan. May mga proteksyon na ibinibigay sa iyo na marahil ay di mo namamalayan. Mga masasamang pangyayari na hindi pinahintulot ng Diyos pero hindi mo alintana. Tandaan mo na ang ating pagtingin ang may pagkukulang at hindi ang Diyos. Kagaya ng buwan na minsan ay iba-iba ang itsura, pero yun at yun din pala. Ganyan din ang Diyos sa buhay mo. Huwag kang panghinaan ng loob sa iyong pabago-bagong pinagdadaanan at pagtingin sa Diyos. Sa halip, panghawakan mo ang katotohanan ang Diyos ay laging nariyan. Hindi nagbabago, nananatiling makapangyarihan, at nagmamahal sa iyo. Asa ka pa.